Good day, everyone. So this is the second part of the lecture in strategic inventory. So nandito na tayo sa part ng inventory models. So unang inventory model is yung economic order quantity or yung EOQ model. So pag sinabing EOQ, yun yung ideal order na quantity na dapat syempre i-orderin or purchase ng company para sa kanyang inventory. So yung EOQ na yun, siya ngayon nakakapag-optimize dun sa cost. Okay, cost ng inventory. Kung susundin ng company yung quantity na yun, ma-optimize niya yung cost ng inventory. So, ginagawa itong EOQ model para daw ma-minimize yung tinatawag na variable inventory cost. So, ano yung variable inventory cost? So, yun yung mga pabago-bago na mga presyo sa inventory. Okay, para daw ma-minimize. So, ito yung pinaka-graph niya ng EOQ. Itong nasa y-axis yung annual cost. Okay? Tapos yung nasa x-axis yung reorder quantity. So, para dito sa total cost, mapapansin nyo na pababa yung annual cost niya. Okay? Kasi nga, hindi pa umu-order. Ngayon, kapag umu-order na, yung reorder quantity, okay, tataas na siya yung kanyang annual cost. So, dito sinasabi na kung kailan mababa yung annual cost, doon nagsiset ng EOQ. Okay? Tapos yung holding cost naman yan, dapat pantay lang yan, yung holding cost. Kasi habang tumatagal, syempre tumataas yung pag-hold ng inventory, yung cost ng pag-hold ng inventory, kaya pantay pataas, okay? Paislant siya pataas. Tapos sa ordering cost naman, syempre dapat o-order doon sa pinakamababa na presyo ng annual cost. Kailan siya mababa? Pero itong EOQ dito daw siya sineset. Okay, sa total cost ng materials na doon siya sa pinakamababa na annual cost, okay? Bago siya pataas kasi papansin niyo sa total cost to, pababa siya, okay? Pinakamababa tapos tumaas. So dito sinet yung EOQ. So ito yung EOQ graph interpretation kanina. So yung size of the order increases, the ordering cost of an item decreases. Ayan, kasi nga kapag mas maraming in order, okay? Mas mababa ngayon yung magiging cost kasi bulk order 'yan eh. So, size of the order increases, the carrying cost of an item increases. Ayan. Siyempre, mas maraming in order, mas maraming i-stock sa warehouse. Kaya tataas din yung carrying cost. Next point at which ordering cost is equal to carrying cost is called EOQ. Okay, so pag nag-equal daw yung ordering cost tsaka carrying cost, yun yung magiging EOQ. So, at the intersection point, total cost is at the lowest level. So, lowest level, nasa lowest level daw siya dun sa intersection point na iyon. So, ito yung formula niya. EOQ is equal to the square root of 2 multiplied by QO over C. So, ano to? Ano yung Q dyan? Yung Q yung annual quantity demanded, yung O yung ordering cost per order, tapos yung C naman yung carrying cost per unit. So, constant dyan yung 2. Okay? So, example, so the material DX is used uniformly throughout the year. The data about annual requirement, ordering cost, and holding cost of this material is given below. So, yung material na daw yun, na DX, kailangan daw siya sa isang taon. At uniformly daw yung paggamit sa kanya. Okay? So, ito yung mga kinuha para masolve yung EOQ. Unang, kukunin yung annual requirements. So, yung annual requirement is 2,400 units. Then, yung ordering cost, okay, per order, yan, 100 pesos. Tapos, holding cost naman ay 3 pesos per unit. Okay? So, yung kailangan dito is malaman natin yung EOQ of material DX using above data. Okay, so, substitute lang natin sa formula. Yan, yung Q dyan, itong 2,400 units, yung requirement, tapos multiply by yung O, yung 100, yung ordering cost. Then, mumultiply na lang natin yun sa 2. Yung constant dyan lagi yung 2. All over yung 3. Yung 3 yung holding cost. Yan. Pag sinolve natin yan, yan. So, solve natin ito sa calculator. So, square root. Okay. So, 2 times 2,400 times 100. So, sa baba ay 3. So, equals natin. So, 400. So, tama, 400 units yung ating EOQ. So, ibig sabihin, yan dapat yung economic order quantity na susundin ng company sa pagpo-purchase. Okay? Para mabawasan yung
variable cost, yung mga paiba-ibang cost na nakakapekto sa inventory. Okay, so ito, continue natin example. So, number of orders per year, so annual demand over EOQ. So, ito dito para malaman yung orders per year. So, dinivide lang yung annual demand na 2,400 units sa EOQ na 400 units. So, 6 orders per year dapat yung gagawin ng company doon. Next, ordering cost naman. So, number of orders per year. So, mamultiply lang natin sa cost per order. So, yan na. Nakuha natin yung 6 multiply by 100. So, 600 pesos yung ordering cost. Next, holding cost naman. Average units multiply by holding cost per unit. Okay? So, para makuha yung average unit, yung EOQ natin, okay, dinivide lang natin sa 2. Ayan, 400 divided by 2. Then, minultiply natin sa holding cost na 3 pesos. Kaya naging 600. Ayan, papansin nyo. So, dito, papansin nyo na equals lang yung ordering cost tsaka holding cost. Okay, so, dapat mag-equals yung dalawa na yan. Kapag hindi equals yan, ibig sabihin, mali yung computation natin ng EOQ. Okay, kasi sa definition niya, di ba, yun yung point kung saan equals lang yung ordering cost tsaka holding cost. So, ano yung mga assumptions ng EOQ? So, bago tayo mag-solve ng EOQ, dapat ito yung muna i-assume natin. So, yung una, the cost of ordering remains constant. So, dapat constant lang yung ordering natin. Halimbawa, sa isang company, dapat kakilala natin yung supplier na iyon. Kumbaga, hindi pa bago-bago yung cost ng pag-order natin. Kumbaga, isa, per bulk yun lang. Yun lang yung na expenses ng company sa bulk na iyon. Hindi siya pa bago-bago. So, yun yung unang assumption. Next, the demand rate for the year is known and evenly spread throughout the year. So, dyan makukuha yun sa forecasting. Diba? Pag nagpo-forecast tayo, malalaman natin yung demand per year. So, yun yung ina-assume. Pangalawa. Next, the lead time is not fluctuating. Okay, yung paggawa ng products or service, hindi siya pabago-bago. So, constant. Lead time is the time between the placement of an order and delivery. Okay? So, dapat constant yan. Ina-assume natin. Next, the purchasing price is constant for every item. Okay? Siyempre, kasama din yan dito sa una. Kung ano ba yung ordering amount mo, dapat yung price pare-pareho din. Okay? Constant. So, ina-assume. Next, carrying cost is based on an average inventory. Ayan, yung carrying cost, yung holding cost tsaka carrying cost, pareho lang yun, ha? Okay, malilito. Okay? So, nakabase daw dapat siya sa average inventory. Kung ilan, ano ba yung quantity or volume ng average inventory? So, ano ba yung mga advantages ng EOQ? So, EOQ model gives the customized recommendation regarding the most economical number of units to order. Kasi nalalaman ng company kung ano ba yung economical units na dapat nilang i-order. Tas helps to minimize the cost of inventory na rin. Kasi, kumbaga, hindi sila susobra yung pag-order ng inventory, hindi rin kukulangin. So, mathematical approach ito, kaya more reliable. Kumbaga, hindi lang tinatansya. Next, the use of formula is useful if you plan to use computers for calculation purpose. So, kung gagamit tayo ng mga computer devices, so automatic na, limbawa sa Excel, kung i-input na lang natin doon yung mga kailangan nating information, lalabas na yung gusto nating makuhang amount. Next, it provides a baseline for getting the best deal. Ayan, so mas mainamin sa company, kung mga best deal sa company yon kapag sinunod natin yung EOQ model. So, ito naman yung mga disadvantages ng EOQ. Una, manual calculation, takes time and also expensive. So, bakit takes time? Kasi, imbestigahan mo pa yung mga kailangan na factors dun sa computation mo. So, dapat accurate yun. Kaya, matagal din yung pag-observe. Tapos, also, expensive din kasi, syempre, gugugol nga ng oras yung mag-compute nito. Next, EOQ is not applicable when demand is not constant. Ayan, kasi diba sa assumption natin, ina-assume natin na constant lang yung ordering cost. Kasi hindi pa bago-bago. Okay, so hindi siya daw applicable kapag pabago-bago yung demand. Next, faulty basic information. So, ayun nga, kasi manual lang ito, pwedeng magkaroon ng human error. Next, EOQ model are based on assumptions. Yun, mga assumptions natin. Kumbaga hindi siya naman nakafix. So, yun yung mga disadvantages. Okay, so dito naman tayo sa stock level of materials. So, stock level, dapat as low as possible nga siya. Okay? Yung inventory or stock level ng inventory ng materials para mabawasan din natin yung holding cost. So, ensure the availability as and when it is required.
yung materials kung kailan siya nire-required. Okay? So, dapat yan ay naka base doon sa kung kailan ba siya laging kinukuha yung quantity na kailangan sa kanya. Okay? So, that nakabase doon yung availability niya. To maintain required level of material in store at minimum cost, stock levels are fixed for each item. So, dapat naka-fix yung number or quantity sa kada level. So, halimbawa, ito yung mga stock levels. Yung minimum stock level, maximum stock level, average stock level. So, dapat may siniset yung company. Okay? Danger level, tsaka reorder stock level. Okay? So, alamin natin ngayon kung paano kinukuha yun yung mga stock level na yan. So, una, yung stock level, safety stocks na tinatawag or yung SS, o yung tinatawag din na minimum stock level. So, ano ba to? Also known as buffer stock or reverse stock. So, pag sabi kasing buffer stock, kumbaga yun yung for emergency, okay, na dapat hindi na bababa dun. Kasi pag bumaba dun, critical na sa operation ng company. So, safety stock is an additional quantity of an item held in inventory in order to reduce the risk that the item will be out of stock. Kasi pag na-out of stock yung item at may umorder na customer, ay walang i-deliver, madedelay. So, malaking loss yun sa company. So, yun yung gamit ng safety stock or minimum stock level. Safety stock act as buffer in case the sales of an item are greater than planned and or the supplier is unavailable to deliver additional units at the expected time. So, nagsiserve nga itong safety stock as buffer. Kaya nga siya tinawag na safety. Sabihin, buffer, merong kang pagkukuwanan. Okay? Hindi mapuput into danger yung operation ng company. Okay, hindi lang dahil sa pagtaas ng sales, pero pwede rin yung sa supplier. Halimbawa, yung supplier hindi siya nakapag-supply ng raw materials, meron kang buffer stock sa warehouse. So, there are additional holding costs associated with safety stock. Siyempre, meron niyang holding cost. Siyempre, mag-i-stock ka sa warehouse. So, meron kang holding cost or carrying cost. So, ito yung formula niya. So, safety stock is equal to yung maximum usage rate minus yung average usage rate, quantity yon multiply sa lead time. Kung gaano katagal ba nagagawa yung product or service. Tapos ito pa isa niyang formula ng safety stock. Kung alam niyo yung reorder level, ma-minus lang dito sa quantity na average consumption multiply by average reorder period. Okay, so yung dalawang formula niya. So, bakit ba kailangan yung SS or yung safety stock? So, safety stocks protects against unforeseen variation in supply and or demand. Ayun. So, syempre, may mga variations or variable cost or happenings na rin na nangyayari sa supply and demand. Kaya, kung pangkaraniwan na yun, kaya kailangan natin itong safety stocks para maiwasan yung operation ng company ay mapunta sa danger. So, to compensate forecast inaccuracies. So, kung mga forecasting methods ay inaccurate, pwede ito magamit. Kasi, sa forecasting kasi, nag-a-assume lang naman tayo dun eh. Okay? So, only in case demand is bigger than the forecast. Kung yung demand ay mas malaki sa forecast, syempre, kailangan mo ng safety stocks para meron kang pampunan dun sa kulang, okay, na stock. Its purpose is to prevent disruption in manufacturing or deliveries. Siyempre, kapag nagkulang sa stocks, maalarma yung production. Mababago yung schedule. So, dahil may safety stocks ka, hindi mababago. Kung mga smooth flow lang yung production and delivery. Next, avoid stock outs to keep customer service and satisfaction levels high. Ayun, kasi madidisappoint kasi mga customers kapag hindi mo na i-deliver sa tamang oras yung kanilang produkto na hinihingi sa iyo. Kasi, pwede rin naman kasi na gagamitin na nila o gumagawa rin sila ng kanilang product para mula dun sa sinupply mo. Okay? So, dapat hindi nalilate. Kaya, mainam talaga yung safety stocks. So, bulk purchase helps in reducing cost. Okay? Kasi pag magsi-safety stock ka, syempre, isasabay mo na yun sa bulk order para isahan na lang nabili. Mas mura yung magiging presyo kasi bulk order eh. Okay? Hindi pa tingi-tingi. So, example natin ng safety stock. So, ABC Limited is engaged in production of tires. It purchases rims from Dell LTD or Limited, an extended supplier Dell Limited. So, takes 10 days in manufacturing and delivering an order. So, yan yung pinaka-lead time niya, 10 days. So, ABC requires 10,000 units of rims per year.
So, okay. So, its ordering cost is 1,000 pesos per order and its carrying cost are 3 pesos per unit per year. So, the maximum usage per day could be 50 unit. Okay? So, calculate safety stock. So, pamamagitan ng mga given na yan, calculate natin yung SS or safety stock. So, sa solution, yan, alamin mo natin yung mga given. Una, yung maximum daily usage ay 50 units. Yung lead time niya ay 10 days. Tapos, yung average daily usage niya ay 27.4. So, saan nakuha yung 27.4 na yan? Yung given dito na annual demand na 10,000 dinivide lang sa 365 days. Okay, kasi sabi daily usage. Ang given kasi dito, yan o, 10,000 units of rim per year eh. Okay, eh, daily. Okay, so i-align natin daily. Kaya dinivide ng 365 days. Tapos, ang safety stock niya, so, yan yung 50, yung maximum daily usage, minainusan lang ng average daily usage, 27.4. Then, multiply lang dito sa lead time. So, yan ay 226 units. So, ibig sabihin, dapat yung ABC Limited Company ay dapat mag, meron silang laging safety stocks per day na 226 units. Para, kumbaga yun yung pinaka-lower o yung minimum stock level. Kasi pag bumaba pa dun, pwede ma-put into danger yung kanilang operation. So, yun yung pinaka-safety stock nila. So, that maka-maintain ng 226 units ng RIMS, itong ABC Limited. Okay? So, kung kanina yung minimum stock level, ito naman ngayon yung maximum stock level. So, the maximum stock level is the quantity of material above which the stock of an item should not normally be allowed to go. So, kaya nga maximum, hindi na pwede siya tumaas doon. So, fixing this level helps to avoid the cost of overstocking naman. Kasi, siyempre, pag mas tumaas naman doon sa pinaka-maximum level natin is tumataas na yung ating carrying cost. So, ito yung formula niya. Maximum stock level is equal to reorder level plus reorder quantity minus yung quantity na minimum consumption multiplied by minimum reorder period. Okay, so yun yung formula ng maximum stock level. Next, yung average stock level naman, it shows the average quantity of materials kept in the store. So, disregard as the average of maximum and minimum stock level. So, magbabase lang tayo dun sa minimum tsaka maximum stock level, just divide 2 lang. Okay? So, ano naman yung tinatawag na danger level? So, level set below the minimum, yung sabi ko kanina, pag bumaba pa dun sa minimum stock level, danger level na yon. Kasi, level at which normal issue of materials are stopped. Ibig sabihin, yung mga pag-issue ng materials ay ma-stop na kasi magkukulang na nga eh. Okay? So, danger level is equal to average consumption multiplied by emergency supply time. Okay, so yun yung formula niya. So, ano naman tong reorder point or reorder level? So, reorder point or ROP, also known as reorder level or lead time. Okay, so yun yung dalawang niyang pangalan. So, the point at which the storekeeper makes a fresh request for the purchase. So, malalaman niya kung kailan siya magre-reorder ng materials dito. So, generally, it lies between the maximum and minimum level. So, ito yung formula niya. Reorder point is equal to lead time multiplied by the average usage, saka may pa-plus yung safety stock. So, dapat alam mo muna yung safety stock. Another formula niya ay maximum consumption, imumultiply lang sa maximum reorder period. Okay? So, solve natin gamit yung mga formulas na yun. So, from the following data for the last 12 months, compute stock levels for component A. So, ito yung mga data para kay component A. So, maximum usage daw niya sa loob ng 12 months ay or sa isang buwan, okay, ay 300 units. Okay, sabihin, in-average niya na yun sa 12 months. Maximum usage niya na. Kumbaga, pinakamataas na na-consume niya or na-use niya sa isang buwan ay 300 units. Next, minimum usage naman sa isang buwan ay 200 units. Average naman ay 225 units. So, time lag for procurement of materials. So, ito yung pinaka kumbaga yung past record nung pagbili o pag-procure nung materials. Okay? So, maximum 6 months bago bumili. Okay? Tapos, minimum naman 2 months. So, EOQ niya ay 750 units. So, assume lang na na-compute na ito yung EOQ na 750 units. So, for the solution, so, yung formula ng reorder level ay maximum usage multiplied by maximum reorder period.
So, ang maximum usage doon ay yung 300. Okay? Yung 300 per month. Tapos, yung maximum reorder period niya ay 6 months. Okay? Kaya, pinag-multiply, yan ay 1,800 units. So, yan yung reorder level. Ibig sabihin, kapag pumalo ng 1,800 units yung nandun sa nasa inventory or nasa warehouse, kailangan ng umorder ng personnel. Okay? Kasi, kumbaga yan yung reorder level eh. Para ma-maintain yung inventory quantity at the optimal. Next, minimum stock level naman, so yung reorder level niya minus lang sa quantity ng average usage multiply sa average reorder period. So, ang reorder level nga niya ay 1,800 multiply dito sa average usage na 225 multiply sa average reorder period. So, paano makuha yung average reorder period? So, meron ka na ditong maximum reorder period tsaka minimum, yung 6 tsaka plus 2. Divide mo lang sa 2. Okay? Para makuha yung average nila. So, ayan. So, 900 units yung minimum stock level. So, bawal na bumaba ng 900 units. Ibig sabihin, mapupunta na siya sa danger level kapag bumaba yung sa 900 units. Next, maximum stock level, yung reorder level plus reorder quantity minus yung quantity na minimum consumption multiply by minimum reorder period. So, yung reorder level nga natin is 1,800 plus lang natin yung reorder quantity natin na 750. So, saan nakuha yan? Yan yung sa EOQ. Okay? Assume nga lang dito na nakakompute na yung EOQ na 750. Okay? Tapos, multiply by minimum consumption ay 200. Tapos, minimum reorder period yung 2 months. Kaya, multiply by 2. Okay? So, yung maximum stock level ay 2,150 units. So, ibig sabihin, bawal lumagpas dyan. Tataas yung carrying cost. Okay? So, yun yung maximum. Next, average stock level naman, ipa-plus lang natin yung minimum level tsaka yung reorder quantity divided by 2. Okay? So, mangyayari dyan 900 plus 750 kasi 750 yung ano, yung EOQ natin divided by 2. So, 1,275 units. So, dito mapapansin nyo na ang ginamit na formula dito sa average stock level ay yung ito, yung minimum level plus reorder quantity over 2. Okay? Hindi niya kinuha yung minimum plus maximum over 2. So, balikan natin dito sa formula niya. Okay? Sa average stock level. So, kapag given yung reorder quantity, yung EOQ, ganito yung gagamitin. Okay? Ngayon, kapag hindi naman given itong reorder quantity, ito yung pangalawa gagamitin. Okay? Yan para sa average stock. Okay? Next naman is yung short, tinatawag na short-term discounting. So, ito na yung last part ng ating lecture. So, ano ba yung short-term discounting? So, yung short-term discounting, applicable siya sa tinatawag na trade promotion. Kasi sa mga promotions kasi, kasama dyan yung mga discounted price, may mga 20 pesos off, etc. Okay? 10% off. Doon, para doon yung sa mga nagre-retail. Okay? Kasi pag bulk order yung in-order nila, mainam na merong discount doon sa kanilang orderin. So, itong trade promotion na ito, effective ito sa isang period lang. Kasi, halimbawa, bare months. So, halimbawa, ang produkto ng company ay sabihin natin ham. Okay? So, kung magkakaroon sila ng trade promotion, effective yun para sa bare months. Kasi, kumbaga in demand yung ham sa bare months, lalo na sa December. Okay? So, another example dito, manufacturer offering a price discount 10% for period over next 1 month. Okay? So, for a certain period lang. So, ito yung mga goals kasi bakit ba gumagawa ng trade promotion ng isang manufacturer? Una, yung spare sales. Siyempre, pag na-reduce yung may mga discounts, siyempre mas bibili yung mga customers o yung mga retailers ng product. Kaya, mas tumataas yung benta. Next, shift inventory. Yan, para maipasa agad yung inventory, hindi siya mag-overstay doon sa warehouse ng company. Mapapasa siya sa retailer at papunta sa customer. Next, competitive necessity. Siyempre, kung sa mga competitors niyan, kaya naman nagiging healthy yung market natin dahil sa competition. Siyempre, kung nagkaroon ng discount yung competitor brand, siyempre, dapat magkakaroon ng discount yung brand ng company para makasabay. Next, smooth demand. So, by shifting it from peak demand to low demand periods.
Siyempre, nakabase nga yung mga discounted price na yun, yung mga trade promotions, base sa demand periods. So, ibig sabihin, kapag high demand periods, so, bababaan mo, magkakaroon ng discount. Pag low demand period naman, or rather, baliktad, kapag high demand, so, dun, wala, pwedeng wala ka mo ng discount. Pag low demand, doon ka magde-discount para dumami yung bibili. Okay? So, alternatives with the retailer. So pag inofferan yung isang retailer ng isang ng supplier o manufacturer ng trade promotion, ito yung mga alternatives niya. So una yung pass through none of the promotion discount to customer but purchase in greater quantity during the promotional period. Ibig sabihin, siya lang yung makikinabang yung retailer. Hindi niya bibigyan ng discount yung customer niya. Okay? Next, pass through some of the promotion discounts to customer to spur sales. Okay, so ibig sabihin, kung ano yung benefit na nakuha niya doon sa discount mula sa supplier, ipapasa niya rin doon sa price na babayaran sa kanya ng customer niya. Okay? Kaya nga minsan, di ba yung mga buy one take one, nakikita nyo, minsan nakalagay free, naka-free siya. Kasi nga, galing pa yun sa supplier. Okay, pinapasa sa customer. So, forward buy. So, ano to? Forward buy occurs when a retailer purchases in the promotional period, okay, for sales in future period to exploit the temporary reduction in price to maximize profits. Kung bibili yung retailer in advance doon sa period na ibebenta niya. Okay, halimbawa kasi for this period meron 20% off or 50% off. So bumili siya, pero hindi pa niya bebenta ngayong period, sa next period pa niya bebenta. So yun yung forward buy. So ito yung magiging formula ng forward buy. Yan. Q raised to D minus Q asterisk. Okay, so ano yung Q raised to D? Yun yung quantity ordered at the discounted price. Okay, tas ma-minus yan siya ng optimal lot size in absence of discount. Okay, so, ayan. Para makuha yung forward buy na yan, ma-minusan mo lang yung ordered quantity kung kailan siya umorder nung merong discounted price. Maminusan mo lang siya nung optimal lot size na orderin nung wala pang discount. Okay? So, yun yung forward buy. So, optimal order quantity at the discounted price. So, when retailer pass through none of the promotional discount to customer. So, dito yung hindi niya ipapasa yung nakuha niyang benefits or promotional discount dun sa supplier. Sa customer, hindi niya ipapasa, sa kanya lang. So, yung Q raised to D, yun yung optimal lot size. So, ito guys, yung pagkuha ng optimal lot size ordered at the discount price. So, ito yan, yung Q raised to D is equal to small letter D multiply by capital letter D over yung quantity ng C, capital letter C minus small letter D multiply by I plus C multiply by Q raised to asterisk yan, tapos over quantity C, capital letter C minus D. So, ano na ito yung mga letters na yan? So, where yung Q asterisk yung represents ng EOQ when no discount is offered. Okay? So, yung EOQ, ito na yung formula niya. Alam nyo na, di ba? Yung small letter D naman, yan yung discount offered in dollars or RS. So, ito yung mga currencies yan sa ibang bansa. Okay? Discount ko offered. Halimbawa sa atin in pesos per unit item. So, next, yung capital letter D naman, yan yung demand per year. Okay? So, ito yung mga kailangan nating malaman na data, no? Bago tayo mag-compute nito. Optimal order quantity at discounted price. Yung capital letter I naman, ay holding cost in percent. Okay? Percentage. Kung ano ba yung percentage ng holding cost? Doon sa in order. Next, yung capital letter C, price per unit item. Kung magkano per unit yung item. Kaya dito sa graph niya, mapapansin nyo na marami yung quantity na in order nung nasa Q raised to D siya. Kasi yun yung may discount price eh. Okay? Discounted yung price. Samantala dito, mas mababa. Okay? Uniform. Yung Q raised to asterisk. Kasi yun yung EOQ kapag walang discount. So, mas mababa syempre yung orderin nung retailer.